pagiging babae sa lipunang malupit ay puno ng hirap at sakit. Mga hapon kasi noon, mas lago nang mapusok, mababagsik na sila. Di nung ano, tinatang ang anak mo sa aming ganyan. Sabi ng tatay ko, walo po yung mga yan. Nagbayara kami, ganyan. Bilang sila ng bilang, pipito lang kami nandun. Kasi hindi nasabi yung tatay ko na yung kapatid kong isa na si Manila, daladala ng ate ko, ay ng tiya ko. Di, ito lang ba yung anak mo? Sabi ng ganyan, opo, yan. Sabi ng ganyan, sinungaling ka? Sabi ng ganyan. Sabi mo, ito lang yun. Walo ang anak mo, bakit ito pipito? Lininaw pa namin sa iyo. Sagot naman ng tatay ko, pasensya na lang po kayo. Kasi hindi ko lang nasabi na yung isa, dala-dala ng aking kapatid sa Manila. Sinungalingan niya. Kaya alam namin, sabing ganyan, na gerilya. At saka yung tao na nakatira doon sa bahay na yun, alam namin tinatago mo kay gerilya yan. Sabi ng tatay ko, hindi po. Hindi ako nagtatago ng tao. Sabi naman ng tatay. Kaya ito na. Yung kapatid kong dalawang panganay na lalaki, ibinaba na nila sa aming bahay, ilinayo na nila. Hindi ko alam kung saan na nila dinala. Di, kami na lang ang nandito doon. Ang ginawa nila, tinalian nilang patalikot ng tatay ko, ganyan. Ibinaba nila doon sa aming hagdan, itinali doon sa aligi namin. Yung aligi namin, napakalaki, ganyan, kasi malalaki pa ang aligi namin. Ang sabi ng, sabi ng ako, sige, magsabi ka niya ng totoo. Alam ko, nagtatago ka ng tao, ganyan. Sagot ng tatay, hindi po. Wala akong pwedeng aminin sa inyo dahil hindi naman po totoo. Di ngayon, kinuha yung bayoneta. Alam niyo kung magkukwento ako, umiiyak lang ako. Umiiyak ako sa galit ko. Binabalatan nila yung tatay ko para umamin lang. Sabi ng tatay ko, mga anak ko, sabi ng ganyan, anak ko, asawa ko, supportan niyo naman ako, tulungan niyo ako. Bakit naman nila ako ginagalito? Ginagawa naman namin, kami tatlo magkakapatid kami, na babae. Sinasalukupan namin yung tatay. Di, ito, yung nanay ko naman, humihiyaw doon sa taas. Sabi niya, kinyo. Sabi nga niya kasi, yung tatay ko kasi ang palayo, kinyo. Ihoin niyo kasi yung tunay niyang pangay. Kinyo, tulungan niyo naman ako. Bakit naman ako ginaganito? Ganun din ang sabi ng nanay ko. Takbo na naman kami, magkakapatid kami. Hindi namin alam kung sino ang tutulungan namin sa kanila. Takbo kami sa taas. Nakita ko na lang yung nanay ko. Nung pagdating ko dun sa taas, nakita ko na lang yung nanay ko, wala nang saya. Kasi saya pa noon at saka kimuna. Ang suot ng tao noon. Ngayon, yung dalawa kong kapatid na bunso, isang babae at isang lalaki, kumuha sila ng pamatpat, pagpapaluin yung mga hapon. Alam niyang ginawa dun sa dalawa kong kapatid na yun. Pinablot nila. Ginanyan ng bayoneta. Napakahirap kong isipin. Napakahirap kong anuhin pagka ako'y nagkukwento. Kasi maalaala ko lahat. Alam niya yung nanay ko, pinabayaan ko na lang kasi pinapatungan lang naman ng suga ang pangalan. Alam kong suga ang pangalan niya kasi natagal kong nakasama sa garison niya. Yung tatay ko, sinasalukuban naman namin ganyan. Tama na po pa, tama na po, kawawa naman ng ama namin.
Pero sige pa rin. Nung natawaan na ako sa malayo na ako, pero hindi ko alam kung anong ginawa nila sa akin. Baka na-i-chandle nila ako. Ngayon yung dalawa kong kapatid na babae, hinilahilan nilang ganyan. Kasama na ako. Pero ito, yung braso ko nito, hindi ko alam na. Hindi ko alam na nabali pala ito kagagawaan nila. Dahil ito manhig eh. Di ang munisipyo mismo namin, yun ang ginawa nilang garison. Di ito, hilahilain kami. Makipagmatigasan din kami, kaya lang wala kami magawa dahil marami na po. Marami sundado na po. Siguro yung kalayo ng ano ng munisipyong gandun sa barrio namin, siguro mga 2 kilometro. May dadaanan kami ganyan. Na ano, lakad lang kasi walang kasada dun sa amin. Nung ano, merong bundok ng ganyan, mababa lang. Na ano, nalalakarin namin. Nung ano na, lumingon na ako sa aming baryo, umuusok na. Sinusunog na nila yung aming baryo. Yung sana, inaasahan ni Lola na hindi dito.